Natanggalan ang maskara dahil po sa high-tech na Google Translator.
kung ang goggles na si ito, noon pa yan, noon pa dapat matanggalan ang maskara. Pero itong panahon, nandito na kasi tayo sa last hours. Hindi na last days, last hours. Kasi ang day ni Abba Yahweh, ang isang araw ni Abba Yahweh, 1,000 taon sa atin. Diba sabi ko na sa huling mga araw, ibig sabihin 2 days plural eh, mga araw, 2 days or 3 days, 2,000 years. So, kung ipakwal natin sa 2,000 years ago, ito nagsipasok ang mga mula ang propeta na nagtuturo sa maling aral at sa kayong corrupted Bible na 66. Iabakwal natin. So, sa mga huling araw, ay doon napasok ang mga corrupted Bible, in other words, satanic Bible. Ito ngayon, hindi na ito huling araw, huling minuto, the last 2 minutes na lang. Dahil sa totoo lang, natuyo na po ang ilog ng paratis. Pakawalan ang 4 na anghel doon na magkasik ng laging. Na 1/3 sa population ng mundo, mamamatay. At yung yelo na natuyo, nakita doon ang zombie virus. Ang zombie virus, pinag-aralan ng mga scientists ngayon. Pag yan ay mayroong isang malagyan ng zombie virus, ano, magkunik-kunik na yan, hawa-hawa na yan. At yan ang pinakamatinding pandemic sa buong mundo. Pag virus na zombie. Zombie na ang tao. Diyan na tayo magtago sa underground, sa bundok. Dahil hindi pa naman mamamatay yan basta-basta. Sa loob ng ilang buwan? 5 months. 5 months. Hindi mamamatay. Kahit tagtarin mo pa yan, hindi mamamatay. Darili mo pa ng tagtarin ng bala, hindi mamatay. After 5 months, saka pa sila matulog. Kaya lang, kung sino makagat nila, mapayos ang lahat. Hindi mamamatay ulit yung zombie. Na-discover na ang zombie virus. Doon nakita doon sa tuyo. Natuyo ang yelo. Yan, natatapos. Yan, nandito na nga tayo sa huli. We are starting now in tribulation period. Pero hindi tayo Greek tribulation. Nandito tayo sa first and a half tribulation. Yung second and a half na tribulation, yun ang tinatawag na Greek. Yun ang, yan na yung mga zombie. Apocalypse. Sa apocalypses na binanggit na zombie. Sa doon na yan sa last three and a half years. Nandito tayo sa 3.5 years. First half of 3.5 years. Kasi 7 years ang tribulation period. Yung first, light tribulation. Ang second, great tribulation. So, yun na nga na mga kapatiran, sabi ng ano, hindi ko rin ginagay dito, yung Hebrew chapter 10 verse 25, memorize ba ninyo? Hebrew 10, 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the days approaching. Sabi sa Tagalog, huwag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. Palakasin ang loob sa bawat isa, lalo nang nakikita niyo malapit na ang pagbalik kay Adonai. Babalik na si Adonai Mashiach, Yahweh Shai. Yan. Pero, ang iba, matigas talagang ulo. Yung mga Hebrew Israelite, matigas talaga. Dito, nakita niyo yung story, mamangha ka sa Jerry Vitaliano ang kwento. Start na tayo. Abasa. The Gospel of Nicodemus, formerly called the Acts of Pontius Pilate. Chapter 1. Oh, Tagalog tayo. Isasa ko lang yung introduction. Dito na tayo sa Tagalog. Okay. At least, marunin sa ibang bansa na may English. Pero pagbasahin lahat to, aba, abuti na yung 2 oras ito. Maaba ito, chapter 1. Ha? Regalo mo?
Ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag na mga gawa ni Poncio Pilato, Kabanata 1. Si Anas at si Caiaphas at si Thomas at si Datang, si Gamaliel, si Judas, si Levi, si Neptalim, si Alejandro, si Ciro, at ang iba pang mga Hudyo ay pumunta kay Pilato tungkol kay Yahawashay na inakusahan siya ng maraming masasamang krimen. Sa English yun, heinous crime. Accusation of heinous crime. Masasamang krimen ang ginawa daw ni Yahawashay. Eto, puro mga tribe of Judah to ha. Mga Hebrew Israel tribe of Judah to lahat. Ito, mga high priest to. At mga pari na piliti ito. Mga sacerdote. At sinabi, natiriyak namin na si Yahawashay ay anak ni Jose na karpentero na isinilang ni Maria at ipinahayag niya ang kanyang sarili na anak ni Alahayam at isang hari at hindi lamang yan. Ngunit sinusubukang huwagin ang sabat at ang mga batas ng ating mga ninuno. Sumagot si Pilato, ano ang ipinapahayag niya at ano ang sinusubukan niyang huwagin? So, ang akusisyon nila kay Yahawashay na si Yahawashay ay inangki na anak daw siya ni Alahayam, hindi na matanggap at hari, isang hari. Sabi na hindi na matanggap na hari yan, kapangit-pangit yung sura, itim. Kaya itim naman ang Yuda rin eh, pero pangit-pangit. Sabi niya, anak ni Alahayam niya, tapos hari. Tapos, inakusahan na buwagin niya ang sabat. Yan ang paratang nila. At sinumbong nila kay gobernador Poncio Pilato para patayin si Masayak Yahawashay. Tuloy, basa. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, mayroon kaming kautusan na nagbabawal sa paggawa ng mga pagpapagaling sa araw ng Sabat. Ngunit pinagaling niya ang kilay at tingi. Yaong mga paralitiko, bulag at itongin at mga demonyo sa araw na iyon sa pamamagitan ng masasamang pamamaraan. So, ang tura kasi ni Moses, super extreme na talaga ang ginawa ng mga Hebrew Israelite. Na sa araw ng Sabat, hindi talaga sila magtrabaho kahit kunting pagwalis, lahat. Hindi talaga. Ngayon, sa araw ng Sabat, sunset to sunset ang paniwala nila, kailangan magsaing ka na bago mag-sunset ng lulutuin mo para bukas hanggang matapos ang Sabat kasi bawal magluluto. Kung may mga asno tupa na malaglag sa bangin sa araw Sabat, pabayaan ninyo mamatay. So, yan ang doctrine na extreme ng tura ni Moses na masyadong super extreme na na kailangan kinukorek ni Masayak Yahawashay ang Sabat. Ngayon, tuloy. Sumagot si Pilato, paano niya magagawa ito sa masasamang pamamaraan? Sumagot sila, siya ay isang salamangkero at nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo. At sa gayon, ang lahat ng bagay ay napapailalim sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ni Pilato, ang pagpapalabas ng mga demonyo ay waring hindi gawa ng isang karumaldumal na espiritu, kundi mula sa kapangyarihan ng Alahayam. So, ito si Pilato, hindi yan Hebreo.
yan. Pero nakaintindi pa. Talagang itong mga Hudyo nito, tribe of Judah, mga Hudyo, talagang ay, ano talaga sila? Pinartangan talaga si Hawasay. Sabi niya, salamang kiro yan. Nagpapalabas ng mga demonyo yan sa pamagitan ng prinsipyo ng demonyo. Oo. Sa araw ng Sabat. So, yan ang nakusa. Makaroon. Sumagot ang mga Hudyo kay Pilato. Nakikiusap kami sa iyong kamahalan na ipatawag siya sa harap ng iyong hukuman at siya mismo ang pakinggan. Nang magkagayoy, tinawag ni Pilato ang isang sugo at sinabi sa kanya, sa anong paraan dadalihin mo si Mashiach ito? Nang magkagayoy, lumabas ang sugo at pagkakilala kay Mashiach ay sinamba siya at pagkalaglad ng palabal na nasa kanyang kamay sa lupa ay kanyang sinabi, Adonai, lumakad ka rito at pumasok ka sapagkat tinatawag ka ng gobernador. Yung inutusan na sugo, misinder, nakita nila, kasi yung mga tao nakita nila na sinamba na si Yahusay at nalagay ng balabang na yung nalakaran ni Yahusay. Nagsamba na yung sugo. Nagsamba na. Ato na. Nang makita ng mga Hudyo kung ano ang ginawa ng mensahero, sila'y sumigaw laban sa kanya kay Pilato at sinabi, bakit hindi mo siya ipinatawag sa pamamagitan ng isang bigkis at hindi sa pamamagitan ng isang sugo? Sapagkat nang makita siya ng sugo, ay sinamba siya at inilaglad ang balabal na nasa kanyang kamay sa lupa sa harap niya at sinabi sa kanya, Adonai, tinatawag ka ng gobernador. Nang magkagayoy, tinawag ni Pilato ang sugo at sinabi, bakit mo ginawa ang gayon? Sumagot ang mensahero, nang ipadala mo ako mula sa Jerusalem kay Alejandro, nakita ko si Hawasay na nakaupo sa isang masamang anyo, sa isang asno. At ang mga anak ng mga Hebreo ay sumigaw, Hosana, na may hawak na mga sanga ng puno sa kanilang mga kamay. Inilatag ng iba ang kanilang mga damit sa daan at sinabi, iligtas mo kami, ikaw na nasa langit. Mapalad ang dumarating sa pangalan ni Yahawa. Pasok sa Jerusalem, ah. Diba yung... Si Yahawa siya, diba hindi naman siya gwapo? Medyo, hindi siya talaga magandang lalaki. Pero ang asnong sinakyan niya, pangit din. Nakuko sa isang masamang anyo na isang asno. Masamang anyo. Pangit din ang sinakyan. Tapos, isampa ng mga tao. Ang nagsakay, pangit. Ang sinakyan, pangit. Dito natin nalaman, hindi naman nakalagay ng 66 booker. Ano eh? Ito yung tinatawag na the triumphant entry ni Masaya Awasay. Ito yung... Nang magkagayoy, sumigaw ang mga Hudyo laban sa sugo at nagsabi, ang mga anak ng mga Hebreo ay nagsigawan sa wikang Hebreo. At paano ikaw na isang Griego ay nakakaunawa ng Hebreo? Sinagot sila ng sugo at sinabi, tinanong ko ang isa sa mga Hudyo at sinabi, ano itong isinisigaw ng mga bata sa wikang Hebreo? At ipinaliwanag niya ito sa akin na sinasabi, sila ay sumisigaw ng Hosana na kung saan ang kahulugan ay O Yahawa, iligtas mo ako, O Yahawa, iligtas mo ako. Ilang pala ng Hosana. Hosana. Di ba may awit yan? Hosana. Ibig sabihin yan, Yahawa, iligtas mo ako. Yahawa, iligtas mo ako. Yahawa, iligtas mo ako.
Kasi nagtanong itong mga Hudyo, etong sogo, Greek naman yan eh. Saan mo naintindihan ang Hebrew? Nahiti ka naman Hebrew. Greek ka naman. Eh, sabi niya, nagtanong ako sa mga Hebrew, ano yung sabi nung sinabi ng mga bata na ano, na Hosana, Hosana? Ay sinabi na, Yahawah, iligtas mo ako, Yahawah, iligtas mo ako. O, yun pala. Ang tawag nila kay Yahawah siya ay, Yahawah, iligtas mo ako, Yahawah, iligtas mo ako. Ayun mo ako. Wala yan sa 66 po, pero nandito sa... Yahawah. Kaya sa lausana sa katatapos. Sinabi nga sa kanila ni Pilato, bakit kayo mismo ang nagpapatotoo sa mga salitang sinasalita ng mga bata? Sa makatuwid na, sa pamamagitan ng inyong pananahimik, anong nagawang mali ng mensahero at natahimik sila? Nang magkagayoy, sinabi ng gobernador sa subo, umayo ka at pagsikapan mo sa anumang paraan na dalhin mo siya rito. Ngunit ang sugo ay lumabas at ginawa ang gaya ng dati at sinabi, Adonai, pumasok ka sapagkat tinatawag ka ng gobernador. So yung panahon na ito, wala kasing waran sumaris eh. Walang tinatawag na... Wala sumpuy na. Pumunta lang sa ko na Adonai. Tinawag ka ni gobernador. Pero sabay nagsampu ha. Tapos, naglagay ng balaba para nilakad. Puro balaba talaga. Pag abanti doon, kinuhan mo, ilagay naman doon. Abanti, quite a guy. Talagang ginagalang na sinampan niya si, ano, asabi pa ng mga bata na, Yahawah, iligtas mo kami, Yahawah. Pero mo, Yahawah siya, Yahawah. O, tignan ko. Nakita, alam ng mga bata. Ngayon, nagtanong itong mga Hudyo, sabi ni Poncio Pilato, anong mali sa sugo? Anong mali niya? Wala namang mali. Itong mga Hudyo, talagang sadyang kontrabida talaga. Hudyo pa naman, kontrabida. Dadakwan sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, alam kong hindi kayo nakalulugod na ang mga tuktok ng mga pamantayan ay humukod at sumamba kay Yahawah Shai. Ngunit bakit kayo sumisigaw laban sa mga watawat na tila sila ay humukod at sumamba? Sumagot sila kay Pilato, nakita namin ang mga watawat na nakayuko at sumasamba kay Yahawah Shai. Nang magkagayoy, tinawag ng gobernador ang mga watawat at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang gayon? Yung mga watawat, kasi nagdala sila ng watawat eh. Plano. Sinabi ng mga watawat kay Pilato, lahat kami ay mga pagano at sumasamba sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa mga templo. At paano naman dapat isipin ang anumang bagay tungkol sa pagsamba sa Kanya? Hawak lang namin ang mga pamantayan sa aming mga kamay at sila ay umukod at sumamba sa Kanya. Nang magkagayoy, sinabi ni Pilato sa mga pinuno ng sinagoga, kayo ay pumipili ng ilang malalakas na lalaki at hayaan silang humawak ng mga watawat. At titingnan natin kung sila nga ay yuyoko sa kanilang sarili. Itong mga nagdala ng watawat, tinatawag watawat, ay mga pagano to. Eh nakita nila himala ni Masaya Yahawah Shai, eh sanay sila magsampa ng Diyos-Diyosan. O di kinawa na rin nilang, ano, Diyos-Diyosan Yahawah Shai, sinamba rin. Ngayon, nag-complain itong mga Hudyo. Eh sabi na, sige, kayo mga Hudyo, magpili kayo ng mga magdala ng watawat. Tingnan natin, baka sumamba rin sila kay Yahawah Shai. O, Hudyo na nagpili. Yung malaking katawan, matigas ito. Ito, nabasa. Kaya't hinanap ng matatanda ng mga Hudyo ang 12 sa pinakamalakas at matatandang lalaki. At pinahawak sila sa mga watawat. At sila'y nagsitayo sa harapan ng gobernador. Nang magkagayoy, sinabi ni Pilato sa sugo, ilabas mo si Yahawah Shai at sa ilang paraan ay ipasok mo siya muli. At si Yahawah Shai
at ang mensahero ay lumabas sa bulwagan. Lumabas. At tinawag ni Pilato ang mga watawat na nang una ay nagdala ng mga watawat at nanumpa sa kanila na kung hindi nila dinala ang mga pamantayan sa gayong paraan nang sila Hawashay ay pumasok noon, ay puputuli niya ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ay inutusan ng gobernador si Hawashay na pumasok muli. Ang mga itong mga pagano, talagang ibuti sila, sanay sila mag-worship ng idolatry. Nakita lang himala ni Hawashay, talagang paniwala sa ito. Ano to? Talagang ito yung sa kanila pa, Diyos nila, Diyos. Kasi pagano eh. Simba sa Diyosan. Pero actually, tama naman yung si Hawashay, hindi naman mali. Ang mga Hudyo lang masyadong stricto eh. Ngayon, ang mga 12 malalaking katawan na naghawak ng watawat, eto. At ginawa ng mensahero ang gaya ng ginawa niya noong una. At nakiusap na mainam kay Hawashay na siya ay umawal sa kanyang balabal at lakaran doon at kanyang nilakaran iyon at pumasok. At nang pumasok si Hawashay, ang mga watawat ay umukod gaya ng dati at sumamba sa kanya. Pili ng mga Hudyo yan ha, pero anong ginawa? Yumuko din, katulad yung dating unang hawak na watawat. Tapos yung itong sogo, labas kay Hawashay, pero pag labas niya, latagan mo na ng balaban, abante, bulay mo sa likod, lagay naman, ganun katindi yung galang nila kay Hawashay. Kasi anak daw siya ng alahaya at saka hari, talagang tinuri ng hari. Ganun. Pero itong mga akusadong galit na galit. Chapter 2 tayo, dito sa Mesa Galaw. Basa. Kabanata 2. Nang makita ito ni Pilato, natakot siya at tatayo na sana sa kanyang upuan. Dadapat samantalang siya ay nag-iisip ng isang bagay na sasabihin, ang kanyang sariling asawa ay nakatayo sa malayo at nagsugo sa kanya na nagsasabi, huwag kang makialam sa isang taong matuwid, sapagkat labis akong nagdusa hinggil sa kanya sa isang pangitain kagabi. Nang marinig ito ng mga Hudyo, ay sinabi niya kay Pilato, hindi ba sinabi namin sa iyo, siya ay isang salamangkero? Narito, pinapanaginip niya ang iyong asawa. At tingin ang mga nag-usa sa kanya mga Hudyo, sa lamangkero na yan, tingnan mo, pinapanaginip niya ang asawa mo. So, pero, hindi na natakot si kasi nakita niya na pati yung hawak na watawat, na pinili ng mga nag-akusa, aba, sumamba rin. Sumamba rin kay Hawashay. Patuloy. Tinawag ni Pilato si Hawashay at sinabi, narinig mo ang kanilang sinasaksihan laban sa'yo at hindi ka sumasagot. Sumagot si Hawashay, kung wala silang kapangyarihang magsalita, hindi sila makapagsalita. Ngunit yamang ang bawat isa ay may utos sa kanyang sariling wika na magsalita ng mabuti at masama ay tumingin siya rito. Dadapat sumagot ang matatanda ng mga Hudyo at sinabi kay Hawashay, ano ang aming aasahan? So nagtanong na si Pilato, ano ang aasahan namin? Makusahan ba talaga yan? Convicted ba yan? Oo, maging mapardon. General Bantag, convicted ka o mapalaga? Yan. Talay. Noong una, alam namin ito tungkol sa'yo, na ikaw ay ipinanganak sa pamamagitan ng pakikiapit. Pangalawa, na
sanggol ay pinatay sa Bethlehem. Pangatlo, na ang iyong ama at ina na si Maria ay tumakas sa Ehipto dahil hindi sila mapagkakatiwalaan ng kanilang sariling mga tao. Ang ilan sa mga Hudyong nakatayo sa tabi ay nagsalita ng higit na pabor. Hindi natin masasabi na siya ay pinanganak sa pakikiapit. Ngunit alam natin na ang kanyang ina na si Maria ay ikakasal kay Jose. Kaya hindi siya ipinanganak sa pakikiapit. Pero may witness na pasilip. Ito nag-akusa ay pinanganak sa pakikiapit yan. Kaya hindi pa kasal si Maria at saka si Joseph. Ginawa nila si Hawasay at yun ang resulta. Tapos, dahil sa kanya, maraming batang pinatay sa Bethlehem. At yung mama niya, si Maria Jose, lumaya sa Egypt dahil hindi mapagtiwala sa mga tao ron. Hindi na alam kahit kumalit sila, baka patay din, nagbagsakan ang mga ribulto doon. So, ang lahat puro negative. Yung akusasyon nila talaga kay Hawasay na pinanganak yan na hindi kasal ang mula. Umuha siya. Yun talagang titira. Minsan naisip ko eh. Sabi ko sa sarili ko, abay niya awa, bakit pinili mo akong mag-hearing siya sa itong muling mga mula, itong muling mga. Dahil minsan yung anak ko, sa abroad, nakusap sila kapasorikin. Bakit si Dabi ang napili? Na mangaraw sa tunay pangalan? Eh, mayroon naman mga sikat, si Maurice Rolo, Binihen, Jimmy Squatters. Bakit hindi sila? Bakit yung hangong daddy ko pa? Na iwalay yan sa mami ko. Tapos nag-asawa ulit, Nakapag-asawa ng apat yan. Kasi may purpose pala. Dahil yung mga tao hindi makaintindi, ay, hindi ko naman ako, wala yan. Yung alima na yan, di siya, alam kong buhay niya eh. Nagsalita pa rin yung isa, pero magtatawag na yung pamangkin na ano eh. Pero okay rin yan, malayo sa isalita. Parang doon siya panit sa mga diyo na ano, na tinira si Hawasay ng kiyapit. Anak ng kiyapit. Kasi minsan kasi, pinipili niya yung mababa para ipahiya yung mataas. Pinabi naman niya yan eh. Bakit si Pastor Richard? Bakit si Pastor Buddy? Bakit si Pastor Altiboy? May ginagamit sa tunay ng pangalan. Bakit hindi yung mga sikat na mga pastor dito? Katulad ni Peter Palchin. Ni Eteri Leluiva. Ni Sammy Morris. Yung mga malaking ano? Almeida. Bakit hindi sila ginagamit? Si Buddy? Binili. Para makita na yung body na hindi kalulog spirito. Siya ay hindi po yung maliit na mama. Natawag ka din na yung pasura yung dinatoko. So, nakikita mo yung nangaraw sa tunay na pangalan. Hindi lang tayo. Kahit doon sa ibang mga lugar. Tulad nila ni Pastor Jonar Cabasag. Ni Pastora Melty, Masuhol. Yan, nakikita ginagamit, hindi yung mga sika. Eh si Hawasay niya, hindi naman kagwapuhan. Sumakay pa ng aslo, hindi rin pugi. So, yung humility, yung humbleness. Nang magkagayoy, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo na nagpatutuo na siya ay isinilang sa pakikiapit. Ito'y hindi totoo sa inyo. Yamang may isang kasunduan na pinatutuhanan nila na mula sa inyong sariling bayan. Si Anas at si Caiphas ay nagsalita kay Pilato. Ang lahat ng karamihan ito ng mga tao ay dapat isaalang-alang na sumisigaw na siya ay pinanganak sa pakikiapit at isang mangkukulam. Ngunit ang mga tumatanggi sa kanya na ipanganak sa pamamagitan ng pakikiapit ay kanyang mga prosedita at mga alagad.
Anong tawag accusation kay Yawa Shai? Mangkukulam? Tapos? Pag-iapi? Tapos salamat. So, ganun ang akusisyon. Ngayon, talay. Sumagot si Pilato kay Anas at Caiaphas. Sino ang mga prosedita? Sumagot sila. Sila'y mga anak na mga Hintil at hindi mga Hudyo, kundi mga tagasunod niya. Nang magkagayoy, sumagot sila Eliezer at Asterios at Antonius at Santiago, Caras at Samuel, Isaac at Penis, Crispo at Agripa, Anas at Judas. Kami ay hindi mga proselita, kundi mga anak ng mga Hudyo at nagsasalita ng katotohanan at naroon noong si Maria ay nobyo ni Joseph. Oh. So, inakusahan, sabi ng mga Hudyo, ni Caiaphas at saka ni Anas, mga proselita, mga Hintil niya, mga alagad niya. Eh, sabi na, hindi kami Hintil. Mga Hudyo kami, mga anak kami, mga Hudyo kami. Oh, yan. Laging dalawa. Nang magkagayoy, nagsalita si Pilato sa 12 lalaking nagsalita nito. At sa kanila'y sinabi, isinasamo ko sa inyo sa pamamagitan ng buhay ni Cesar na inyong ipahayag ng may katapatan kung siya ay ipinanganak sa pakikiamid. At ang mga bagay na inyong isinalaysay ay totoo. Sumagot sila kay Pilato, kami ay may isang batas na kung saan kami ay pinagbabawal na manupa. Ito ay isang kasalanan. Isumpa nila sa pamamagitan ng buhay ni Cesar na ito ay hindi gaya ng aming sinabi at kami ay nanulugod na patayin. So, eto mga tao nito, okay na, kung ayaw, magpatayin nyo kami, okay. O, handa silang patayin. Basta, sinipinsahan nila si Yahweh Shai, kahit anong mangyari. So, ganun din sa atin pagdating ng panahon. Pag one world, start din yung one world religion, tanding to tatlo, Islam, Roman Catholic, at saka Jewish, yung mga Peking Hebrews Israel, ilang tatlo yun. Sunod din ba? Pag one world religion, pag ano yung religion, pag magturo ko ng ibang pang, mga deity, ibang pangalan ng creator na hindi sa kanila, patayin ka. Ngayon, ready ba tayo? Na, siya, okay na siya patayin eh. Kayo, ready ba? Hindi, paglalaban ko yan, siya. Hindi, pinaglalaban niya, pero patayin niya, huli, patuloy niya eh. Kasi na siya, okay lang yan. Eh, mahuli o mauna, ganun lang din. Oh, sabihin na, oh, sige, ito, dito, putuloy na. Itaan pa yung liit, sige na. Well, makinalipot, ino. Inoro pa ni Ege, dito na. Ito na. Nang wag ka kayo'y sinabi ni Anas at ni Caiaphas, kayo Pilato, ang 12 lalaking yaon ay hindi maniniwala na kilala namin siya na ipinanganak na walang kabuluhan at isang mangkukula. Pagaman siya'y nagkukuparing anak na layag at isang hari at nanginginig kaming marinig. Nang magkagayoy iniutos ni Pilato na lumabas ang lahat maliban sa 12 lalaki na nagsabing hindi siya ipinanganak sa pakikiapid at si Hawa siya ay lumayo at sinabi sa kanila, bakit iniisip ng mga Hudyo na patayin si Yahweh Shai? Sumagot sila sa kanya, nagalit sila sapagkat nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Sinabi ni Pilato, papatayin ba nila siya dahil sa isang mabuting gawa? Nakaintindi pa si Pilato. Chapter 3, dito tayo sa Tagalog. Kabanata 3. Nang magkagayoy, si Pilato, na puno ng galit, ay lumabas sa bulwagan at sinabi sa mga Hudyo, tinatawag ko ang buong sanglibutan upang saksihan
na wala akong makitang kasalanan sa taong iyon. Sumagot ang mga Hudyo kay Pilato, kung hindi siya masamang tao, hindi namin siya binala sa iyo. Sinabi ni Pilato sa kanila, kunin ninyo siya at subukin siya sa inyong batas. Ayan. Sige, di gusto niyo. O, yan yung sa batas niyo, sa mga Hudyo. Kasi yung namumuno kasi mga Griko eh. Pero Israel yan, bansa Israel yan ha. So, ayan. Ngayon, ayaw naman nila. Taloy. Nang magkagayoy, sinabi ng mga Hudyo, hindi matuwid sa amin na kumatay ng sinuman. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, ang utos kung gayon, na huwag kang papatay, ngunit hindi sa akin. At siya'y muling pumasok sa bulwagan, at tinawag si Yahweh siya'y sa kanyang sarili, at sinabi sa kanya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? At sumagot si Yahweh siya'y, sinabi kay Pilato, sinasalita mo ba ito sa iyong sarili? O sinabi ba sa iyo ng mga Hudyo tungkol sa akin? Sumagot si Pilato at sinabi kay Yahweh siya'y, ako ba ay isang Hudyo? Ang buong bansa at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay ibinigay ka sa akin. Anong ginawa mo? So, puro matalino ang sagot eh. Una, dinang sawa sa'yo na, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Sabi niya ako sa'yo, sinabi mo ba yun? Pero sa sarili mo, o narinig mo sinabi ng mga Hudyo? Sabi naman ni Pilato, matalino din. Bakit, Hudyo ba ako? Puro matalino. Puro mga matalino eh. Yan. Pero, dito, tinanong na siya. Sabagot ni Pilato, Diyawa sa'yo, ako ba isang Hudyo? Ang buong bansa at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay binigay ka sa akin. Anong ginawa mo? Ginawa mo? Kaya ito. Sumagot si Yahweh siya at sinabi, ang aking kaharian ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang aking kaharian ay sa sanglibutan ito, kung ngayon ang aking mga lingkod ay lalaban at hindi sana ako ay binigay sa mga Hudyo, ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi mula rito. Sinabi ni Pilato, kung gayon, ikaw ba ay hari? Sumagot si Yahweh siya, sinasabi mo na ako ay hari? Sa layunin ito, na ako ay sinilang. At sa layunin ito, ako ay naparito sa sanglibutan. At sa layunin ito, ay naparito ako upang ako ay magpatotoo sa katotohanan. At bawat isa na nasa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Oh. Ang nasa katotohanan ay makinig. Nakikinig sa sinasabi ng Pilato pala. Pero yung hindi makinig, ayaw, matulog lang. Kapilitan makinig dahil nag-drive. Kasi hindi magpunig matulog mo ang drive. So, dito ah. Oh, Gilbert ah. Gilbert Manuel. May Manuel pa rin. Pasaway na kung bisma, no ba? Oo. Oh. Pero hindi ka harap kung babae ka, Manuel. Gilbert. Ano ka lang, nalito ka lang ngayon. Pero panoorin mo yung YouTube channel. Kasi ang nasa katotohanan, makinig kay Yahweh siya. Ha? Yahweh siya yan, ang sa original. Hindi Jesus Christ. Yahweh siya yan. Okay. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? Sinabi ni Yahweh siya'y, ang katotohanan ay mula sa langit. Sinabi ni Pilato, kaya't ang katotohanan ay wala sa lupa. Sinabi ni Yahweh siya'y kay Pilato, maniwala ka na ang katotohanan ay nasa lupa sa kanila, na kapag sina ay may kapangyarihan ng paghatol, ay pinamamahalaan ng katotohanan at tumubuo ng tamang paghatol. Sabi niya kasi ang katotohanan sa taas. Kasi dito kasi yung galingan eh. Tanong ato na, ang katotohanan at mula sa langit. Sabi nila ko, ang katotohanan ay wala sa lupa. Depende. Depende kung matino. Pag ang Diyos,
ang Department of Justice pasaway nag-deliver ng polboron, ay di talaga matino yan. Dapat tanggal ka. Pasaway ka eh. Siraan ka sa bansa natin. Si Boying. Malis ka na, Boying. Sinisiraan pang matino. Eh, si Ginar Bandag. Ano? Eh, guru? Hebrew Israelite yan. Talagang maproteksyonan siya ni Abba Yahweh. Ewan kung may nangaral ka sa kanya. Na lahat ng mga Igorot, mga Hebrew Israelite kayo, dahil yung mga damit nyo, puro may tirintas. Yan ang palatandaan ng mga Hebrew Israelite. May tirintas. May kalawit dito. Yung native na damit nila, kahit ngayon nila, ganun pa rin. Naglagay sila ng mga tirintas, kalawit eh. Patunay na Hebrew Israelite. Kaya pagdating na Erickson, mananalo yan yung senator yan. Nasingit pa rin, no? Nasingit. Ah, sige. Dito tayo sa Tagalog. Matuloy. Kabanata 4. Nang magkagayoy, iniwan ni Pilato sila Hawa siya sa bulwagan. At lumabas, inuntahan ng mga Hudyo at sinabi, wala akong nasumpuhang anumang kasalanan kay Hawa siya. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ngunit nagsabi si Hawa siya sa kanila, maaring gibain ko ang templo ng alahayam at sa tatlong araw ay kita